Kilang Ama, salamat po Diyos sa mga sandaling ito. Kami po ay lumalapit sa iyo. Alam namin na wala kaming magagawa kung hindi ka namin kasama, O Diyos. Kung wala karunungan mo at ang kalakasan at ang iyong kasugang magbibigay sa amin ng kalakasan upang amin nga mapagtagumpayan ang mga inaatas mo sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga pastor at mga leaders na sama-sama kami, Panginoon, na tutuparin ang anumang pinagagawa mo sa amin. Nawa, O Diyos, ang aming puso at aming kaisipan ay magpasakop sa iyo ng lubusan, O Diyos, upang kami nga matugunan ang tungkulin. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa mga sandaling ito. Ang kaluwalhatian ay sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang susunod dapat talaga nating topic, di ba, yung in-announce natin yung mga different religion or belief system, yung mga different worldviews. So yan yung pag-aaralan natin at ikukumpara natin yung ano yung kanilang paniniwala kay Jesus. Sa salvation, tungkol sa Trinity, kung naniniwala sila sa Trinity o hindi, heaven or hell, kung naniniwala sila. At paano natin silang makakausap nang hindi tayo aabot sa away o sa debate kung hindi mabibigyan natin sila ng kaalaman o kaliwanagan. Yun, of course, kung walang tulong ng Holy Spirit, talagang magiging away minsan ang kinakalabasan yan, di ba? Minsan debate, argument. Pero iwasan natin hanggat maaari at pakinggan natin yung kanilang paniniwala. Kasi kung di natin alam yung kanilang pinaniniwalaan, hindi naman natin mariresearch sa Bible kung anong sinasabi ng Biblia tungkol doon. So alamin natin yung kanilang mga pinaniniwalaan kung may question sila bago natin sila masagot ng tama. Kadalasan naman ang sitwasyon ng ganyan, intentional na ginagawa natin, relational, di ba yung sa evangelism na pinag-aralan natin. Pero pag the moment na naka-encounter na tayo, yung sinesheran natin, yung pala may relihiyon na sila, meron na silang nasasanibang grupo, doon pa lang naman lalabas yung pagtatanong nila sa atin. So at least handa tayo na meron tayong maisasagot sa kanilang mga katanungan. Kasi ang hahanapin natin, yung talagang nagtatanong, yung nangangailangan ng tulong, mag-i-spend tayo ng time doon. Ang ibig sabihin doon, may mga tao kasi nagtatanong sila hindi para matuto, hindi para talagang malaman yung katotohanan. Nagtatanong sila para sukatin ka, para maliitin ka o bistuhin ka o ipaalam na wala kang alam. Yun yung mga may mga ganung nagtatanong. Pero pag ang nagtatanong ay talagang gustong matuto at gustong makilala ang katotohanan, handa siyang makinig, maaring nagdi-disagree pero nakikinig siya doon sa side mo. At ganun din ikaw, maaring nagdi-disagree tayo sa kanila pero pinakikinggan natin. Kumbaga healthy conversation yun. So iba-ibang perspective talaga. Ang kailangan lang sa atin bilang mga leaders, magkaroon tayo ng respect. I-respect natin yung opinion ng iba kahit di tayo nag-agree. Kasi hindi naman tayo ang makakapagpabago sa tao eh. Holy Spirit talaga ang magbabago pero dapat ready tayo na i-present yung ating faith. Ready tayo na ituro yung ating faith doon sa mga willing na matuto. So sa tingin nyo ba ay makakatulong yung lesson na yan para sa ating pagpapalago ng ating church o ng ating personal na ministry? Sabihin nyo kung sa tingin ninyo, Sisteres, hindi namin yan, ano, hindi yan relevant sa amin dito. O hindi yan maganda po yan. Maganda importante. Po yan. Maganda. Ayun, para tailor natin yung ating pag-aaral sa kung ano ba talaga yung makakatulong maging effective dyan. Yan, makakatulong po yan mostly sa leader. Kasi minsan, pagka yung mga leader, hindi po nagiging ready sila, eh hahanapin pa yung pastor. Mas mainam na alam po ng leader kasi malaki pong bagay yun. Hindi, sa panahon ng pinipiga sila, yung mga katwiran na di naman talaga nila din alam minsan, eh na-ready sila. Kasi meron din, hindi mo maiwasan yan eh. May mga instances na magtatanong ng ganun. Kailangan po yun eh. Okay, so yan ang ating pag-aaralan. Sige, si Pastora Mila ang mag-break. Lord, maraming salamat sa gamit mo sa mga kapastoran dito sa Pilipinas. Taglay namin ng kalakasan,
at pagpapala ng inyo mula sa inyo, Lord. Maraming salamat. Salamat.